Kamusta mga ka-hopes? Alam naman natin na marami ang basketballistang Pilipino ang nag-iibang bansa, mga nakakakuha ng magandang playing time, magagandang role, matataas na salary sa kanilang laro. Pero sa ganda ng mga opportunity na kukuha nila sa ibang bansa, meron iilan naman sa ating kababayan na minalas at tila mo ay an import lang ng ibang lahi para tagabutas ng upuan, ating talakayin kung sino-sino ang mga ito. Bago yan mga ka-hopes, mag-dessert muna tayo para sa magandang panonood. Sa umpisa nga ng season ngayon ay may iilan tayong kababayan na di nagagamit at ginagawang waterboy lamang sa bench. Umpisahan nga natin kay Kobe Paras. Last season nga maganda playtime ang nakuha nito sa Division 1 o B1 sa team niyang Nigata Albirex, kaso nga lang ay di na siya nirenew sa di malamang kadahilanan. Ngayon nga ay nasa team na to ng B2 team na Altiri Chiba. Kung kailan nga ito bumaba ng division ay lalo pa itong hindi ginamit, sa loob nga ng 4 na game ngayon season ay kahit isang segundo ay hindi pinasok itong kababayan natin na high flyer. Kaya naman bad trip ang mga fans nito ni Idol. Sabi nga ng coach nila na si Andre Mans, na si Kobe Paras daw ay walang wish o kung maglaro at nagtataka ito bakit nagkaroon ito ng kontrata sa kanila. Ito ngang si Andre Mans ay dating coach ng Australia National Team kaya masasabi mo talagang veterano na to sa larangan ng basketball. Ang pangalawa naman ay si Matthew Wright, isa sa PBA superstar ay di rin nabigyan kahit kunting minuto sa dalawang laro nila ngayong season, pero ito ay nabalita noon na nagkaroon ng back injury. So far nga siguro magkakaroon din to ng playing time habang nag-heal pa ito sa injury niya. Sa unang laro naman ni Matt ay nabigyan naman siya ng 20 minutes playing time, sa husay ng maglaro ng kababayan nating ito ay malaking kawalan sa Japan kung ibuburo lang nila ito sa bench. Si Greg Slaughter naman ay 1 minute lang ang nilaro sa kanyang debut game at 4 minutes lang ang tinagal nito sa kanyang second game na may 4th point at 2 rebounds. Hindi gaya sa PBA na babad at gamit na gamit sa loob ng court, talaga namang imbis na mapaganda ang career nito sa overseas ay lalong pumait. Sunod naman tayo kay Jay Washington, ito naman ay understandable na magkakaroon lang ng low minute in-game, dahil nasa pinakamalakas na team ito ngayon na Ryukyu Golden Kings, isa pa ay nasa 40 years old na ta, at kapisisayo niya pa ibang import ng team, sa 4 na game nga ng Ryukyu ay isang beses lang na ipasok itong si Jay. Ang panghuli natin ay si Justin Baltazar. Bago pa nga lang mag-umpisa ang season ay concern na tayo sa playing time ni Baltazar sa B-League, dahil naglalaro siya na power forward o kaya naman small forward depende sa coach kung paano siya gamitin. Pero lahat kasi ng world import ng Hiroshima Dragonflies na sila Nick Mayo ay kaposisyon niya, kaya hirap na hirap itong mabigyan ng playing time, kaya sa 4 na laro ng Hiroshima Dragonflies ay isang beses pa lang siya na ipasok at ang last 3 games ay bangko siya. Sila nga ang mga kababayan natin na mga sumubok sa paglalaro overseas, dahil nauuumay na sa PBA, kasi kadalasan luto ang mga laro. Kaso nga lang ay madalas silang mabangko ngayon sa Japan. Sana nga ay mabigyan sila ng magandang spotlight playing time ngayon dito. Kung nagustuhan nyo ang ating video ay e-press nyo na ang like, subscribe at hit the bell button para updated kayo sa ating video at kung may suggestion naman kayo ay e-comment nyo lang sa baba.